Kamusta mga tol? Zeebo, Zach Randolph, ang low post master ng Memphis. Walang nyagal niya sa poste mga tol. E tirahin na natin niya. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Etong si Zeebo mga tol, ha? Naglaro sa NBA mula 2001 hanggang 2018. 6'9", 250 pounds. Malakas talaga maglaro yan mga tol. Lalo-lalo sa poste. Doon nga natutulog yan eh. Unang-unang discarding to sa poste, ha? Ito, tingnan nyo. Oh. Ayan, tira na yan. Oh. Parang hook shot na hindi mo maintindihan eh. No? Yan, oh, ganyan. Oh. Para kasing alangan yung hookshot na ginagawa niya. Yung parang basta na lang binabato na ganyan eh. Oh. Kung hindi nyo napansin ha, halos hindi siya tumatalon. Pero hindi pa rin talaga siya nabubutata eh. Eh kasi nga, medyo kakaiba talaga yung tirang ginagawa niya. Mabilis talaga yung release eh no. Yung parang binitawan na lang kagad, ganun kaya mahirap butatain to eh. Okay, pati na nyo oh. Same move lang talaga halos eh no. Parang binato na lang talaga eh. Tirang bahalang walang ya, yung pasok pa rin. Napakahirap talaga batayin niyang ganyan mga tol kasi napakabilis talaga ng release. Para mabutatahan mo yan, siguro kailangan mauna ka pa ng konti ng talon dyan eh. Tapos bubungguin ka pa, ano ba yan? 250 pounds yan, walang yan, napakabigat yan. Tapos bigla ibabato ng ganyan, bahal si Lord, pasok pa rin. Halata mga tol eh, no? Halatang quick release yan kasi tingnan niya mabuti yung kamay pag nire-release na niya. Kaya kita niyo, oh, hindi pumipitik yung kamay eh. Oh. Ibig sabihin nun, tinutulak lang talaga niya pataas yung bola. Kaya ba, tumitira ba kayo ng ganyan? Ako hindi eh. Siyempre tayo kasi, palagi halos mayroong pitik yung ginagawa natin tira, diba? Pero yan, walay talaga eh. Oh. Patulong talaga pataas yan eh. Eh tingnan niyo, oh. Tingnan niyo mabuti yung kamay niya, oh. Nakakatawa talaga eh, no? Parang nakikipag-appear lang sa taas eh. Halos wala talagang spin yung bola kapag ganyan, ha. Sinasabi ko sa inyo, mga tol, kahit siguro yan lang yung kaisa-isang move na ginagawa niya sa buong NBA ka rin niya. Wala na iba, ha. Yan lang talaga, ha. Mag-a-average pa rin siguro yan, 10 points per game sa NBA pa rin yan eh. Tapos eto pa, ha. Meron pa siyang ginagawa nito na ganito kadalasan. Galing sa spin na yan, kita niyo, oh. Tanong eh, bakit ba kailangan pang pumihit pa? Eh pwede lang itira na lang naman, 'di ba? Ganito kasi yan mga tol. Etong si Zeebo ha, hindi ko siya nakitang gumamit ng kanan niya pantira kahit kailan talaga hindi eh. So kaliwa rin talaga palagi yung ginagamit niyang pantira. Pag ganyang angle mga tol, 'di ba? Mahirap itira yan kapag kaliwa gagamitin mo. Mas madali ka mabubutata doon eh. Pero kapag pinihit mo yung katawan mo na ganyan, ayan, tingnan niyo oh. Protektado na katawan niya yung kaliwang kamay niya, 'di ba? Kaya mas mahirap talaga yung mabutata. Kaya imbis na itira niya dito, ayan, dito sa kanan, ang gagawin niya, ipipihit na lang niya pakaliwa. Para ayan na naman protection ng katawan niya, o ganyan, no? Kahit sumabay pa yan, mga tol, talagang malayo yung kaliwang kamay, eh, no? Hindi mabubutata yan, eh. O yan, ito, tingnan niyo, o, parehong-pareho lang talaga to, eh. Tingnan niyo kung paano niya gamitin ang katawan niya, panggulang. Yan, mga tol, kailangan niyo matutunan yung ganyan, ha? Pang-uto kasi yan, eh. Kung kaliwete kayo, pwede pa rin naman kayong dumrive pa kanan. Tapos ang gagawin niyo, pagpihit niyo, bubungguin niyo na ganyan. Madi-displace ngayon depensa tapos ibabato niyo na lang pataas na quick release, walang niya. Paano mababantayan niyan ganyan eh, no? O yan mga tol, tingnan niyo mabuti yung papaano ha para makuha niyo yung technique. Kung kanan kayo, di syempre, sa kaliwa kayo sasalaksak tapos pipihitin niyo pa kanan sabay hook shot. Pag nagawa niyo na yan mga tol, dagdagan niyo ngayon ng ganito. Sasandalan niyo yung bantay niyo pandagdag na protection ganyan, o yan pabando naman. Masterin nyo lang yan mga tol. Ayan ganyan no. Yang simple lang na yan. Pero di naman talaga mahirap yan eh. Sinisiguro ko sa inyo magkakajowa kagad kayo. Minsan actually hindi ko na alam kung pa-hook shot ba yan o pa-floater ba yung ginagawa niya eh. Pero basta pumapasok yung tirang bahala niya na yan. Basta isa lang ang alam ko mga tol no. Hindi mo yan mabubutata kahit sa ang pananay tatay mo. Kahit jowa mo sa mo hindi mo mabubutata yan eh. Ay wala ka nga palang jowa, kawawa ka naman. Kasi mga tol, talagang lahat andyan na sa tira na yan eh. Mabilis, magulang, walang kaporma-porma, mukhang tanga. Pero pumapasok eh, no? Basta yun mga tol, kung ako sa inyo ha, para practicing ko rin yung ganyan tira. Actually, ganyan ako tumiri, tirang takot din para hindi mabutata eh. Tapos yung isa pa niyang paborito, eh eto, etong jumper na yan sa high post. Eh no, patay ka dyan. Kadalasan ang tanggap niya yan, dyan sa kanan palagi. Tapos kapag yan, jumab step na ganyan, asahan mo, titira na ng jumper yan, no? Patay ka dyan. Okay, pasya, tingnan nyo, pareho lang pwesto, di ba? Jumab step, tinira, ganun lang kasimple eh, no? Ewan ko ha, baka style lang talaga niya yan na kapag jab step siya muna, bago niya ititira niya jumper, puro ganun talaga yung nakakita ko rito eh. Now, it's very important na meron ka talagang jumper na ganyan. Kasi di ba, pangontra yan sa pwedeng gawin ng depensa sa'yo eh. Kanina di ba, pinakita natin yung para pa floater na tira niya. Tapos eh, tingnan nyo yung depensa oh, sobrang dikit ngayon kasi nire-respeto yung jumper niya sa ganyang kalayo. At kapag tinignan natin yung shot niya, yan, kita nyo, oh, karamihan talaga, di ba? Loob, tsaka kanan talaga ng galing, eh. Doon talaga yung pinakamarami, eh. O, pa siya, tingnan nyo, tingnan yung depensa, oh. Nakatas kaagad yung kamay sa mukha, di ba? Tapos gagawin niya, jab step, tapos titira. Hindi pa rin nabutata, eh, no? Pasok pa rin yan. Ang galing, mga tol, no? Sobrang dikit na ng bantay, pero hindi pa rin mabutata yung jumper na yan, eh. Tingin ko pa nga dyan, baka ginagawa niya panukat yung jab step na yan, eh, no? Para makita niya siguro kung gaano kalayo yung bantay niya. Kung batang 90s kayo mga tol, panigurado, alam nyo yung style na ganyan, classic na classic talaga yan eh. Kung si Tim Duncan, di ba, madalas mabanta sa poste yung ginagawa nun eh. Etong si Zeebo, merong ganyan jumper sa poste, pareho classic yun eh.
Siyempre mga tol, ang real purpose talaga ng jab step eh para mag-react ang kalaban mo tulad yan. Eh tinira na naman, patay na naman. Ano tol, kaya bang gayahin yan? Yan mga tol no, perfect example yan ang sinabi ko dati. Kailangan meron kang sweet spot sa court. Yun bang doon ka lagi pupuesto? Kasi doon ka magaling eh. Doon ka palagi magpapractice, mamasterin mo yun. Okay yung ganun. O yan nga example, o si Sebo, kadalasan dyan lang talaga tumitira yan eh. O sinasadya talaga yan ha. Nakakita nyo yung shot chart, diba? Tapos syempre, dyan na rin nanggagaling yung mga salaksak niya. Eh tinan nyo, siningit pa nga, nice. At yung mga salaksak nito mga tol, talagang tatamaan ka sa dibdib na ganyan eh. O gamit na gamit talaga yung lapad ng katawan nito eh. O yan, tinan nyo naman buti, o paano siya sumalaksak, diba? Parang yung pinakita natin na pihit kanina. Yan ganyang gulang mga tol, no? Yung nakasandal ka palagi sa depesa, yan mga tol, kailangan nyo talaga matutunan yan. Kasi it creates space, and kita nyo, oh, sadyain nyo yung ganyang bunggo ha, gulang talaga yan eh. Oya, tinan nyo mabuti oh. Tinan nyo kung paano yung sandalan si Diaw. Wala, hindi talaga makaporman depensa kapag ganyan no. 250 pounds pa naman yung nakasandal sa'yo. Siyempre, di ka makakagalaw. Ang galing mga tol no. Sulit na sulit ang lapad ng katawan eh. Samahan pa ng tirang ewan na palagi umapasok. Eh, pumasok na naman eh oh. O ito pa isa, tingnan nyo mabuti kung paano mga tawan ha. Yan talaga yung nakakamiss sa panahon ngayon. Wala yan eh no, yan easy 2 points na nga. Kapag kayo yung may hawak ng bola, huwag nyo nga hayaan nakainin ng depensa ang space ha. Pwede yung ganyan, tingnan nyo oh, uunahan nyo palagi sa pwesto ang depensa, gulang yun. Walang nga gulang talaga nito eh no, lapad-lapad pa. Ayun na, foul na naman nga, pumasok pa yung tira oh. O yan, jumab step. Ano next nyan? Ya jumper yan, diba? Ayan na nga, tinan nyo. Tinan yung depensa. Nag-react tuloy ng konti. Ayun, nakasalaksak na nga tuloy. Kaya importante rin talaga yung jab step. Mga tol, yan, kita nyo. Oh. Gumalaw yung bantay, no? Tsaka nga yung sinalaksak. Ayan, easy 2 points na naman yan. Yan mga tol, yung mga catch and shoot na jumper na ganyan. Yan naman, bihirang-bihirang mo talaga makikita. Pero meron siya nyan. Nakakatawa mga tol, ayaw lapitan eh, no? Pero yung pumapasok mga tiro sa labas eh. Wala mga tol, kumpiyansa talaga si Sebo sa mga jumpers niya na ganyan. Hindi to sobrang shooter ha, pero meron talagang tira yan sa ganyang kalayo. Nagpipikin pa pa nga yan minsan, pero bihirang-bihirang talaga niya gawin yun eh. Mas madalas talaga, papasahan na lang siya doon sa poste sa kanan, doon yung paborito niya eh. Eh kasi kung i-apply natin sa panahon ngayon, baka naman sabihin nyo, ay, hindi yan pwede ngayon, tol. Kasi puro posting lang alam yan. Eh ngayon, hindi naman nagpapaposting yan. Puro galing sa perimeter, di ba? O yan, tinan nyo, anong tingin nyo ba dyan? Eh basic na pick and pop lang yan, di ba? Decent ang shooting nito sa labas, ha? So pwede rin ganyan kahit ngayon, eh. Kahit sa mga pick and roll, ayun, tingnan nyo, oh, di ba pick and roll yan? Etong si Seba mga tol, kahit anong panahon, pwede talaga yan, magaling talaga yan eh. Okay, paisa, tingnan nyo, pick and roll, oh. Actually, deadly pa nga yan, kapag napasahan sa pick and roll, kasi biglaan na lang ipapalobo yung tira eh, oh. Tsaka syempre, andyan yung mga mamumuwersa siya sa ilalim na ganyan. Sige, tira mo tol, tira mo tol, tira mo tol, tira mo tol, tira mo! Ay, pumasok din. Ay, si Doraemon yung bantay, oh, maganda yan, oh. Sige, Doraemon, kaya-kaya mo yan. Ako, no much si Doraemon eh. O yan, tingnan niya mga tol, kilala niya ba yung bantay niya? Hindi no, si Aquaman yan mga tol, si Steven Adams. Oo nga yan siya bago siya nagpatuli. And puwersay mo tol, puwersa, yun puhasok na nga. Ang sarap panoorin si Ebo mga tol no. Kapag ikaw bumantay dyan, panigurado ubusan sa lopas mo sa bahay. Eh kasi talagang damang dama mo ang bigat niyan kapag bantay mo yan eh. Puwersayin ka talaga palagi niyan eh. Dati nga naalala ko, binantayan ko siya sa liga. Isang linggo sumakit yung katawan ko noon, ilang yan yun no ba? Pero yung pinakamabigat sa lahat mga tol ha, eto, kapag yan nasil ka na ganyan at napasahan, wala na, lista mo na yan. Pansinin yung mabuti kung gaano kasimple ang ginagawa niya kapag napasahan siya sa mga seal. Ganyan lang kasimple mga tol. Unang reason niya, syempre, para makaiwas sa 3 seconds. Kaya isang dribble ng tira na kaagad eh. O kaya pagkatanggap niya sa seal, ganyan lang. Titira lang niya kaagad na ganyan, no? Yan mga tol ha, pwede nyo talaga gayahin yan. Basta, bilisan nyo lang tira tulad niya, no? Kita nyo, oh. Ang pinaka-importante dyan, makapwesto ka ng magandang seal sa ilalim. Yung malapit na talaga sa ring. Kapag gayon napasahan ka nun, tira mo na lang kagad. Yan tulad yan eh, oh. Well, siyempre, kailangan mo talaga yung practicein. Kahit yung ganyan move, pagkatanggap mo, one step tapos tira, practicein mo yan. O yan, oh, tingnan nyo siya sa seal niya, oh. O tapos pagtalo niya, kita niyo, oh. Hindi palayo sa ring yung ginawa niya talon tulad ng ginagawa ni Panungkit. Pasandal sa tao niya, talon niya. Iwas agaw yun kapag ganun mga tol, ha. At pagkatanggap, tira mo na kagad. Ganun talaga kakasimple, eh. Ang 90% ng trabaho sa ganyan, masil mo na maganda yung tao mo. Yung tira mo, 10% na lang yun. Madali na yun basta malapit ka sa ring eh. Yang isang technique na yan mga tol no, ewan ko ba, bakit parang nawala sa NBA ang ganyan mga tol no. Eh napakadali makashoot sa ganyan. Pati mga bata tol yun, hindi na marunong yan eh. Ang mga bata ngayon ginagawa palagi kakat sa gitna o kaya 3 points, ganun ginagawa palagi eh. Samantalang ng panahon namin, palagi masakit ang katawan mo, kakasil sa'yo ng tao mo eh. Basta don't forget mga tol na as much as possible tulad yan, retain nyo palagi yung pwesto nyo, huwag palayo ang tanggap. Eh kasi syempre, kapag ganyan kalalim, lamang na lamang ka na talaga dun eh. Kaya tinan nyo kung gano'n siya kalalim magsilo, ganyan no. Pasandal talaga yan anong tatanggapin na niya yung bola. Kaya tinan nyo, easy 2 points na naman yan. Mga tol ha, kung kaya malaki tapos sentro yung laro nyo, I suggest aralin nyo itong ganitong seal. Huwag yung cut lang sa gitna, mali yun eh. Basic lang talaga itong ganitong seal ha, pero maraming hindi gumagawa nito ngayon eh.
Eh, tingnan nyo, galing pa siya sa weak side, di ba? Tapos tingnan nyo ginawa niya sa silo. Kaso lang yung bata natin parang hindi kaya yung ganyan magsili, no? Kaya nga lagi ko sinasabi dati na dapat ganyan yung ginagawa niya. Sa loob siya palagi, kaso wala eh. Pati kasi sentro ngayon, sa labas na palagi pinapapwesto eh. Kung ganyan lang sana kalakas magsili bata natin, wala na, finish na. Marami talaga pahihirapan yun. At dahil nga syempre, sa loob siya palagi nakapwesto, eh marami siya makukuhang offensive rebounds. 6-9 to mga tol ha, pero malakas talaga to mag-tip-in na ganyan no, yung ganyan style na ganyan no. Partida, mababa pa tumalon yan ha, pero sang katutak talaga tip-in yung ginagawa niyan eh. Syempre, malaking bagay dyan, yung pwesto talaga. Asan ba siya? Eh tingnan nyo oh, malayo siya sa ring, di ba? Pero tingnan nyo mabuti, ayan oh, asan na siya ngayon? Ang galing eh no? Kaya yung natipin pa nga niya, malaking bagay talaga, yung malakas siya kumain ng space sa ilalim, laki kasi nakatawan eh. Ganyan sana talaga yung bata natin mga tol, kaso lang, sa labas palagi nakapwesto eh, sayang sa tangkad eh, no? Okay pa, tinan nyo, hindi binaksot na gripin, ayun, natapik na nga niya, oh. Dagdag na rin natin yung lakas niya talaga manulak. At kita nyo, ayan siya sa likod ng board, pero ginawa niya, sinalya niya, asa na siya ngayon? Ang ganda na ng pwesto, ayun, nakuha na nga, naputback pa nga. Okay pa isa, asan ba siya dyan? Nasa likod siya ng board ha? Pero tinan niyo manulak, awalang niya, lakas talaga eh oh. Hindi biro yung tinulak niya mga tol ha? Ayan, si Tyler Hansborough yan, malakas talaga yung katawan nun eh. So yun mga tol no, pagdating sa galawa sa poste ha, eto si Sebo, sobrang simple lang talaga pero napakahirap pigilan yan. Napakagaling gumamit kasi nakatawan, napakahirap butatayin dahil yung tira niya parang iniitya lang, tirang bahala palagi pero pasok palagi no. Meron pa jumper yan, magaling sa jumper at kaya rin niya sumalaksak galing sa poste. Umipihit pa yan, sabay ba ito pataas na hindi mo maintindihan, parang mabutatayin yun. At napakagaling pa magsilang tao niya at kumuha ng pwesto sa offensive rebounds. Ganyan sana mga tol no, ganyan lang kasimple eh. Yan yung sinasabi ko dati na sana ganyan yung bata natin, kaso hindi talaga, kaya sorry na lang tayong lahat. Feeling unicorn kasi eh. Nung panahon na yan mga tol ha, talagang festang fiesta si Sebo sa ilalim eh. Napakahirap talaga niyan pigilan. Ang nakita ko lang kamatch niyan talaga mga tol si Sebo, alam nyo? Joy dishwashing liquid. Sang patak, tanggal ang Sebong sang katutak. Pwede pang himagos, maglagay mga hita ng mga feeling unicorn.